Tulog na tulog si Dale nang umalis siya ng bahay nito. Pero tiningnan niya ang ticket nito bago yun. Sa susunod na araw pa naman palang flight nito, may panahon pa siyang mag-isip. Kung wala lang talaga si Owen, baka nasabi na niyang sasama sila rito pabalik ng Pilipinas. Ang hirap kasing pumili. Baka magkamali na naman siya. Alam mo yung umaasa ka sa wala? Ganun. Mahal niya pa si Dale. Walang duda sa mga ikinilos niya kanina. Pero hindi na dapat puso ang pairali niya ngayon. Baka sa bandang huli siya na naman ang talo. Paano kung pinili niya si Dale tapos ganun ulit ang gawin nito? Maibabalik pa ba niya ang dating buhay niya dito sa California? Hindi na. Ang dami na niyang hirap dito tapos sasayangin lang niya dahil kay Dale? Kung malalaman man nitong anak nito ang kambal, ito ang dapat mag-adjust. Total, marami naman itong pera. Madaling araw na nga talaga siya nakauwi. Buti natawagan niya ang center kanina. Pero sinilip niya pa rin ang dalawa kahit na sinabi na niya kay Rose na hindi na niya iuwi. Tuloy-tuloy na kasi ang tulog ng mga ito kapag ganong oras. Siguradong umaga nagigising ang mga to. Kumpleto naman ang gamit ng dalawa. Aagahan na lang niya bukas para dalhan ang mga ito ng mga panibagong damit. Kumain muna siya pag uwi niya sa bahay. Saglit lang siyang nagpahinga bago natulog. Nagising siya kinabukasan na masama ang pakiramdam. Pakiramdam niya bugbog sarado siya. Napalabi siya nang maalala ang nangyari kagabi sa pagitan nila ni Dale. Napangiwi siya nang maramdaman ang pagkirot ng baba niya. Kung hindi siya nagkakamali, dahil ito dun. Dahan-dahan ang mga naging kilos niya dahil sa pakiramdam niya. Hindi niya maiwasang mag-alala dahil ang daming kiss mark sa tiyan niya. Buti na lang tago. Meron din sa dibdib at sa leeg kaya pumili siya ng turtleneck na pangitaas. Bakit kasi kailangan pang lagyan ng kiss mark ang ilang bahagi ng katawan niya? Siniguro niyang walang makikitang chikinini sa katawan niya ng mga sandaling yun. Though hindi naman pinapansin niyan dito. Siyempre, Pinoy pa rin naman siya kaya medyo may pagkakonserbatibo siya. Dumaan pa siya sa center bago pumasok ng opisina para lang ihatid ang mga gamit ng dalawa. Uminom din siya ng gamot bago umalis kaya nabawasan ang sama ng pakiramdam niya. Pero naroon pa rin ang pananakit ng buong katawan niya. Are you okay? Napatingin siya sa likod niya. Naabutan na pala siya ng boss niya sa bagal niyang maglakad. Shit! Kasalanan to ni Dale! Nakakahiya kung sasabihin niya yun, kaya masama ang pakiramdam na lang ang sinabi niya. Panay ang ngiwi niya nang sabayan ng boss. Nakakahiya kung mauuna ang boss sa sekretarya. Siyempre, kailangan niyang ipagbukas ito ng pintuan. No choice! Tiis-tiis na lang! Hindi siya masyadong inutusan ng boss dahil siguro sa sinabi niyang masama ang pakiramdam niya. Nakukonsensya tuloy siya. White lies lang siguro tawag doon. Hanggat wala naman siyang nasasagasa ang tao, hindi naman siguro ganun kabigat ang kasalanan niya. Nitong mga nakaraan, mabilis lang na lumipas ang maghapon niya. Siguro dahil sa dami ng trabaho, hindi na niya napapansin ang paglipas ng oras. Kagaya ngayon, pagtingin niya sa orasan niya ay oras na para umuwi. Hindi niya kasabay ang boss dahil maaga itong umuwi. Masama pa rin ang pakiramdam niya pero parang kaya naman na niya magtrabaho. Kaya naisip niyang pumasok pa rin sa restaurant. Mabagal nga lang siyang kumilos dahil sa panakanakang sakit ng baba niya. Hindi pa man siya nakakabihis ng uniforme nang makatanggap ng tawag mula sa center dahil maagang sinundo ang anak niya. Kilala naman daw ng mga anak at nakita na nila ito noon na kasama niya raw, kaya binigay naman kaagad ng mga ito. Ngayon lang ito nangyari, kaya bigla siyang kinabahan. Wala siyang ibang naisama sa center na lalaki maliban kay Owen at Dale. Kaagad na pinasend niya ang picture ng taong kumuha sa anak niya. Gayon na lang ang pagkagulat niya nang makita si Dale. May kasama din itong dalawang babae. Kung hindi siya nagkakamali, mga kasambahay yata yun. Pero wala namang kasambahay si Dale sa bahay na tinutuluyan nito. Pero bakit kinuha nito ang kambal nang walang paalam? Hindi kaya may alam na to? Sana wala pa. Nagpaalam na lang siya sa manager na hindi muna makakapagtrabaho dito dahil sa nangyari. Naintindihan naman kaagad nito kaya pumayag naman. Paglabas niya ng restaurant ay pumara siya kaagad ng masasakyan papunta sa bahay ni Dale. Ilang beses siyang nag-doorbell pero wala rin si Dale. Sinilip na rin niya ang loob pero walang bakas na Dale. Wala rin siyang sasakyang nakitang nakapark. Kaagad niyang tinawagan ito pero hindi man lang nito sinasagot ang tawag niya. Maraming beses pa yun. Pero hindi talaga nito nagawang sagutin kahit ang text niya, kaya nag-aalala na siya. Sapo niya ang ulo nang sumakay siya ng taxi. Hindi kaya nasa bahay lang niya? Pinag-alala siya nito ng husto pag nagkataon. Lagot ito sa kanya. Pero sana lang, nasa bahay niya to dahil hindi niya alam ang gagawin kapag nagkataong wala mga ito dun. Paano kung iniwi nito ang kambal sa Pilipinas sa kagustuhang maiwi din siya? Diba ilang beses na siya nitong pinilit na sumama pabalik? Pero bakit kailangan gawin nito yun? At bakit kailangan madamay ang kambal? Sa kabilang banda ng isip niya,
Iba ang hinala niya. Sana hindi muna. Dapat siya ang mauna magsabi bago nito malaman sa iba. Dahil paniguradong ibang Dale ang makakaharap niya. Dali-dali siyang bumaba ng taxi nang makarating sa bahay niya. Pero gayon na lang ang pagkabagsak ng balikat niya nang walang madatnan sa bahay niya. Nakalock din yun kaya masasabi niyang walang bakas na Dale at kambal niya. Kompleto rin ang mga gamit ng mga ito. Nanghihinang napaupo siya sa higaan ng kambal. Nasaan ang mga to? San dinala ni Dale? Alam niyang nandito pa ang mga to dahil nakadate pa bukas ang alis ng dating boss. Hinigit niya ang bag at kinuha ang telepono. Paulit-ulit na dinayal niya ang numero ni Dale. Nagri-ring lang yun. Tumingin siya sa labas kapag kwan. Madilim na sa labas. Iniisip niya tuloy kung ano bang ginagawa ng mga anak niya. Hindi pa naman niya nakasama ang mga ito matulog tapos ngayon ulit? Sana ibalik ni Dale kung namasyal lang ang mga ito. Bigla niyang kinuha ang telepono niya nang makatanggap ng text. Mabilis na binasa niya yun. Si Dale na nga. Nakahinga siya ng maluwag nang sabihin ni Dale na papunta ito ngayon. Baka kasama na nito ang dalawa. Ilang sandali pa siyang naghintay bago narinig ang sasakyan na huminto sa labas ng bahay. Inilanghakbang niya lang ang pintuan para salubungin ang mga ito. Pero natigilan siya nang makasalubong si Dale. Wala itong karga ni isa man sa mga anak niya. Hindi rin maipinta ang mukha nito kaya nakaramdam siya ng kaba. Hinayaan niyang pumasok si Dale sa bahay niya pero siya pumunta sa sasakyan nito at sinilip kung naroon ang mga anak. Pero wala siyang nakita. Patricia! Lumingon siya kay Dale na nasa pintuan. Wala sila dyan. Yun lang at pumasok na ulit ito sa loob ng bahay. Naguguluhan pumasok siya sa loob maya-maya. Nasaan ang mga anak ko? Tanong niya dito nang tuluyang makapasok. Sinalubong niya ang matatalim nitong tingin. Bakit mo sila hinahanap sa akin, Patricia? Di ba nasa pangangalaga ng iba? Kakaiba ang tinig nito kaya hindi siya naniniwalang wala itong alam. Isa pa, ito ang nasa picture na sinend ni Rose sa kanya. Dale naman! Kung ang desisyon kong hindi pagsama sa iyo sa Pilipinas ang dahilan, huwag naman ganito! Huwag mo namang idamay ang mga anak ko! Kinakabahan na ako! Tumayo ito at lumapit sa kanya. Napasinghap siya nang hawakan nito ang chin niya. Kumibot ang labi nito kaya napalunok siya. So, anak mo lang sila. Tell me, Patricia, sino ba talaga ang totoong ama ng kambal? Doon siya natigilan sa tanong nito. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Dale! Tanging nasambit niya lang na ikinaangat nito ng kilay sabay bitaw sa kanya. Damn you, Patricia! They are mine! Kasabay nun ay ang pagduldul nito ng papel sa dibdib niya. Nalaglag ang papel na yun kaya sinundan niya ng tingin. Napaawang siya ng labi ng mapagtantong paternity test report yun. Nagpa-DNA test ito? I can't believe this! Hanggang sa uling pagkakataon, ayaw mong aminin! Akin sila! Tama ba? Tama ba? Malakas na sigaw nito na ikinatakip niya ng tenga. Hindi niya mapigilang mapangilid ng luha ng mga sandaling yun. Sinigawan siya ni Dale and it's her fault! Halata rin ang galit sa mga mata nito. Panay din ang pagkuyom nito ng kamao sa sobrang pagpipigil. I'm asking you, Patricia, for Christ's sake! Doon na siya tumangutango. Oo, Dale! Ikaw ang ama ng mga anak ko! Pero hindi ko sinasadyang ilihim! Oh, at last! Inamin din! Bakit ngayon lang, Patricia? Bakit? Anong nangyari sa loob ng 3 taon? Hindi ako naniniwalang hindi mo sinadya. Why? Bakit hindi mo sinubukang sabihin? Halata ang gigil sa tono nito. Patawarin mo ko. May balak naman akong sabihin sa iyo eh. Wala kang balak, Patricia. Ang dami mong pagkakataon pero hindi mo ginawa. Bakit? Dahil ba kay Awen? Dahil ba sa lintik na utang na loob, ha? Hindi ba? Dahil ba dun? Sige, babayaran ko siya kahit magkano. Damn it, Patricia. Alam mo naman kung gaano ako kasabik sa anak. Bakit mo naman pinagkait sa akin? Dugot laman ko sila. May karapatan akong malaman. May karapatan ako sa kanila. Kung hindi ko pa pina-DNA, hindi ko pa malalaman. Dale, anyang hahawakan sana ito pero umiwas ito. Isasama ko sila sa Pilipinas, Patricia. May ilang araw ka pa para mag-decide. Pinapaayos ko na ang papeles nila para makasabay na sa akin. Kung ayaw mong sumama dahil kay Owen, magpaiwang ka kung yan ang gusto mo. Hindi kita pipigilan. Pagkasabi nito ay tumalikod na ito sa kanya. Pero hinabol niya ito. Nasaan sila? Gusto ko silang makita, Dale, please! No, Patricia. You have to decide first. Tinanggal nito ang kamay niya na nakakapit sa damit nito, saka nagmadaling lumabas ng bahay. Napahawak siya sa couch para kumuha ng suporta. Gusto niyang habulin si Dale, pero hindi niya magawa. Pakiramdam niya lalong lumala ang nararamdamang sakit dahil sa nangyari ngayon.
Napahawak siya sa sentido nang marinig ang sasakyan ni Dale na papalayo. Nasa maayos naman na lagay ang anak niya. Pero nakakabother dahil baka biglang iuwi nito ang dalawa na hindi niya alam. Malungkot na hinayon niya ang sarili sa silid ng anak at doon na nahiga. Wala siyang nagawa kung hindi ang yakapin na lang ang una na ginagamit ng mga ito. Namalayan na lang niya ang sariling nakatulog na doon. Maga ang mata niya nang magising kinabukasan. Nagising siya ng madaling araw dahil sa masamang panaginip. Hindi na raw bumalik sa kanya ang mga anak at sobrang sakit noon sa kanya. Kaya ganun na lang ang iyak niya nang magising. Mas lalo siyang naiyak nang makitang wala siyang katabi sa pagtulog ng mga oras na yun. Hindi niya alam kung anong oras siya natulog. Basta nagising siya. Alas 10 na ng umaga. Hindi tuloy siya nakapasok ng trabaho. Tumawag siya kaagad sa boss na may urgent siyang nilakad. Hindi naman niya pwedeng sabihing late na siyang nakatulog dahil sa problema niya. Tinawagan niya si Amber at kinuwento ang lahat. Wala kasi siyang makausap ng mga sandaling yun. Gusto lang niyang may malabasan ng sama ng loob. Sobrang nalungkot ito at nag-alala sa kanya kaya pumunta ito sa bahay niya bandang tanghali. Heart to heart talk sila. At least, nabawasan ang kalungkutan niya. Mas lalong nabawasan naman ang mag-send ng video si Dale ng kambal. Paulit-ulit lang niyang piniplay ang video na sinend ng ama ng dalawa. Hindi rin naman nagtagal si Amber dahil susunduin pa kasi nito ang anak nito mula sa school. Naiwan na naman siyang nalungkot. Nangungulila siya sa kambal. Kahit sa ang sulok yata ng bahay nila ay naririnig niya ang boses ng mga anak na lalo niyang ikinalulungkot. Parang nasa paligid lang sila. Pero pag nagigising ang diwa niya, nagunigini lang, doon siya napapaiyak. Ganun pala ang ginagawa niya. Hindi niya kasi alam kung paano libangin ang sarili. Anak niya kasi ang wala, kaya ganun na lang ang epekto nun sa kanya. Alas 6 ng gabi nang tawagan siya ng boss niya na kailangan niyang pumasok bukas dahil may darating daw itong bagong business partner. Mukhang may bagong bubuksan itong branch or may papasuking bagong negosyo. Hinihingi nito ang opinion niya. Sumagot lang siya ng tama kung ano ang makakaganda sa negosyo nito o sa papasuking bagong venture. Bago siya natulog ay naisipan niyang kuhanan ng video ang sarili at isinend yon kay Dale. Sinabi niyang ipakita sana sa kambal. Sinabi niya lang din kung gaano niya namimiss sa mga ito at umaasa siyang maaantig naman sana si Dale doon. Hindi pa niya makausap si Alvin dahil abala ito. Hinihintay niyang dumalaw ito sa kanya para makausap niya ng maayos. Hindi niya kayang mawalay sa anak ng ganun katagal. Sa totoo lang, hindi naman kasi madali ang gusto ni Dale na sumama rito pauwi ng Pilipinas. Hindi naman kasi kabilang barangay lang ang kinaroroonan niya na basta na lang iiwan. Isa pa, maganda naman na ang posisyon niya sa kumpanya, kaya mahirap. Iba rin ang hirap na dinanas niya nung nagsisimula pa lang siya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan, kaya sobrang proud siya sa sarili. Kasi narating niya kung anong meron siya ngayon. Bakit? Kung uuwi ba siya ng Pilipinas, may trabaho pa pang masihigit pa sa posisyon at sinasahod niya ngayon? Kung meron, why not? Buti kung pakasalan din siya ni Dale, isave na ang buhay nilang mag-iina. Though hindi naman talaga kayang pabayaan ni Dale ang mga anak nito sa kanya. Pero paano naman siya? Anino lang? As usual, natulog siya sa silid ng kambal. Hindi siya makatulog sa silid niya kahit anong pilit niya. Iniiwasan niyang malungkot pero wala. Sa silid ng kambal pa rin siya bumagsak. Ang lungkot ng gabi niya. Parang hindi niya kaya kapag tumagal pa to. Bukas, balak niyang kausapin ulit si Dale. Sana magbago pa ang isip nito. Naiintindihan naman niya ang pinaghuhugutan nito. 3 taon niya rin itinago rito ang katotohanan. Paano hindi niya itatago? Eh ibang babae ang nais nito. Binigay mo na nga ang lahat eh. Wala ka pa rin epekto sa kanya. Sino bang hindi susuko? Nagmumukha ka ng tanga. Inagahan niyang pumasok kinabukasan sa opisina dahil baka maagang pumasok ang boss niya. Saka hindi niya alam kung sino ang sinasabi nitong bagong business partner. Kagaya ng inaasahan niya, maaga ring pumasok ang boss. Ang dami nitong pinahanda, conference room, presentations at ang kanilang company profile. Nang hingi na rin siya ng tulong sa ibang kasamahan. Hindi siya handa kasi wala naman siya kahapon. Late na niya nabasa ang lahat ng messages ng boss. Kaya kinakabahan siya. Ikaw na on the spot mag-present. Tapos hindi niya alam kung sino ang bisita ngayon, may itatayo palang bagong branch ang boss. Hindi nito sinabi kung saang lugar. Na-cancel ang morning na schedule, kaya nilipat ang hapon. Late daw kasi dumating ang isa sa representative ng bagong business partner ng boss niya. Buti na lang, nagkaroon pa siya ng oras para mag-practice. Kabado siya nang sumapit ang oras. Siya at si Rafael ang nauna sa conference. Ito ang katulong niya ngayon. Kasalukuyan nilang hinihintay ang boss at ang mga bisita.
Kaya inabala niya ang sarili sa pag-review ng presentations. Lagi naman na nilang ginagawa ito, pero lagi pa rin siyang inaabot ng kaba. Hindi tuloy niya namalaya ng pagpasok ng mga bisita. Napapitlag pa siya nang tumabi sa kanya si Rafael at bumulong na pwede na raw magsimula. Iginala niya ang paningin. Napaawang siya ng labi nang makita ang katabi ng boss. Walang iba kung hindi si Dale Gonzalo. Walang emosyon itong nakatingin sa kanya. Ibig sabihin, sa Pilipinas itatayo ang next branch ng kanilang kumpanya? Sa pagkakaalam niya, malaki rin kagaya dito sa San Jose. Ayon yun sa nabanggit ni Rafael. May ipinakita kasi ito sa kanya. Mas lalo siyang natigilan nang makilala ang babaeng nasa gilid ni Dale. Si Helen! Parang gusto niya itong sugurin ng yakap. Pero nakakahiya dahil nasa meeting sila. Halata ang excitement dito dahil ngumiti ito sa kanya na para bang kinikilig. You may start, Patricia. Ani ng boss na nasa tabi ni Dale. Bali napapagitnaan ni Helen at ng boss niya si Dale. Titig na titig ang dating boss sa kanya. Ganun pa rin ang ekspresyon nito. Napahawak tuloy siya sa mata kung halata pa rin ang pamamaga nun. Pero sa pangingitim ng mata, naroon pa rin dahil nasipat niya na yun kanina. Manipis lang naman kasi ang makeup niya. Hindi naman siya kasi palaayos. Nagpakawala muna siya ng mahinang buntong hininga bago tumayo. Kita niya ang pag-cheer ni Helen sa kanya, kaya napapangiti siya. Dahil sanay din naman siya sa harap ni Dale, naging madali na sa kanya ang lahat. Hindi lang siya prepared sa mga tanong nito dahil masyadong seryoso. Kaya minsan ang boss niya ang sumasagot. Pero hindi niya mapigilang mainis dahil kapag ang boss ang sumasagot at nagpapaliwanag, nakangiti lang si Dale. Kapag sa kanya, parang pasan nito ang mundo. Halata rin ang iritasyon nito. Alam niyang pinipersonal siya nito, pero ito ang lumapit sa kumpanya nila. Kaya alam niyang magiging okay naman ang lahat. Nakangiting nilapitan siya ni Helen nang matapos sila. Grabe, di ako makapaniwala na kikita tayo dito, ma'am. Hindi ko na kayo kukumustahin kasi mukhang okay ka naman. Ang laki na ng pinagbago niyo. Hindi na sabi ni boss na dito ka pala nagtatrabaho. Sana pala nakapaganda ako ng mga pasalubong. Ako rin, Helen. Okay lang ako. Ano ka ba? Kumusta ka na nga pala? Nakangiting sabi niya rito. Ayos lang po. Ayun, ang daming nagbago simula nang pumalit ako sa posisyon ninyo. Umayos na rin ang buhay namin kahit papano. Salamat po kasi nirekomenda niyo ako kay Sir Dale kasi kung hindi dahil sa inyo, wala ko ngayon sa posisyon ko. Madamdaming sambit nito sa kanya. You deserve it, Helen. Lagi ko naman sinasabi sa iyo noon na may potential ka. Kaya ikaw ang pinili kong maging assistant. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa iyo. Ganyan na ganyan ako noon. Anyway, saan ka tumutuloy ngayon? Magtatagal kayo rito? Tanong niya. Gusto lang niyang makibalita kung kailan ang uwi ni Dale. Mahirap na, baka masalsihan siya. Sa hotel? Depende. May pinapaayos pa si boss eh. Luminga muna si Helen saglit. Hinanap nito si Dale. Nang makita nitong kasama nito ang boss niya, ay binalik nito ang tingin sa kanya. Ang cute ang kambal niyo ni boss. Parang ikaw at si boss lang, ma'am. Nakakagigil. Anitong nakangiti. Hindi niya maiwasang hawakan ito sa braso. Nagkita kayo ng mga anak ko? Kumusta sila? Nasaan sila? Sunod-sunod na tanong niya dito. Bahigya itong nalungkot. Sa hotel ko lang nakita, ma'am. Saglit lang din po pero ang pagkakaalam ko kasama po ng lolo at lolo nila sa bahay. Nga lang, hindi ko po alam kung saan banda rito. Laglag ang balikat na binitiwan niya si Helen. Magsasalita pa sana ito nang tawagin ni Rafael. Kailangan nga palang itour ito ni Rafael. Hindi kasi siya pwede dahil may nakatoka din sa kanya. Pabagsak na naupo siya sa upuan niya nang bumalik sa pwesto. Hindi sinasadyang napatingin siya sa opisina ng boss. Nagtama ang mga mata nila ni Dale. Kausap nito ang boss niya at mukhang masayang usapan ang nasa pagitan ng mga ito. Hindi niya alam pero ang sarap ng ngiti ng boss niya habang nakikipag-usap kay Dale. Ganon din si Dale. Kaya nakaramdam siya ng inis. Ibinaling na lang niya ang tingin sa table niya na maraming tambak na gawain. Ang daming magbabago yata sa kanila. Dahil ang ibang tauhan nila ay ipapadala sa Pilipinas para mag-supervise sa bagong bubuksang branch. Pero hindi pa sigurado kung sino ang makakasama. Hinihiling niyang sana isa siya sa mapili. Gusto niya kasi alam niyang si Dale ang masusunod pagdating sa kambal. Gagamitin na naman ito ang kapangyarihan nito. Pag naayos na nito ang papeles na kailangan ng kambal ay baka umalis na mga ito. Yun ang kinatatakutan niyang mangyari. Kaya sana isa siya sa ipadala sa Pilipinas para makasama niya pa rin ang mga anak. Napahawak siya sa noon nang mapansing nakababa na ang window blinds ng opisina ng boss. Hindi niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Mahigit isang oras ding nag-usap ang mga ito sa loob. Sana usap lang eh, no? Lumabas ang mga ito na sakto na sa uwian niya. Hindi man lang siya sinulyapan ni Dale. Tanging ang boss lang niya ang pumansin sa kanya. Ine-expect niya na yun. Pinauna niya munang lumabas ang dalawa bago sumunod.
Dahan-dahan lang ang paghakbang niya para hindi maabutan ng mga ito. Pero nang nasa elevator siya, ay tinext niya si Dale kung pwede itong makausap. Pero tumanggi ito dahil may date daw ito sa boss niya na ikinalaglag niya ng balikat. Gusto lang naman niyang makita ang mga anak. Sobrang miss na niya ang mga ito. Ang mga halakhak at lambing ng dalawa, pati mga yakap. Napapikit na lang siya. Nawala na siya ng ganang pumasok sa restaurant kaya diretso na siyang umuwi ng mga sandaling yun. Gusto niyang magmukmuk na lang. Wala namang rason para magsipag-sipagan. Kambal lang ang tanging inspirasyon niya sa pagpasok sa trabaho. Pero wala ang mga ito kaya nanghihina siya. Saglit na nagpahinga siya bago natulog. Wala rin siyang ganang kumain. Pakiramdam niya, pusog siya. Nagising siya sa sunod-sunod na doorbell. Nakangiting mukha ni Owen ang bumungad sa kanya. Hi! Alanganing sabi nito dahil wala siyang reaksyon nang makita ito. Hey, you okay? Alanganing umiti siya rito at nilakihan ang awang ng pinto. Hindi ito umalis sa harap niya kapag kwan. Kinapa nito ang noo niya. You have a fever. Have you taken your med? Nag-aalalang tanong nito. Iling lang din ang sinagot niya dito. Ito na ang nagsara ng pintuan kaya naglakad na siya hanggang sala. Sumandal siya sa sofa